Nagluluksa pa rin si Peter sa pagkawala ng orihinal na gamora at lagi na lang siyang umiinom hanggang sa mawawalan ng malay at kinailangang dalhin siya ni Nebula sa kanyang silid. Samantala, may kaunting tunggalian si Nakraglin at Cosmo habang sinusubukan nila ang kanilang mga telekinetic powers. Sinisikap naman ni Kraglin na makabisado ang paggamit ng pananiyondo gamit ang kanyang palikpik, ngunit hindi pa rin niya ito nakuha. Mula sa mas malalim na kalawakan, ang pagiging kilala bilang Adam Warlock na nilikha ng Sovereign High Priestess Ayesha ay mabilis na lumilipad sa nowhere at bumagsak kay Rocket. Ang mga Guardians ay kumilos, ngunit sa panahon ng laban, pinunit ni Adam ang ulo ni Groot at direktang pinupuntirya si Rocket. Sinubukan ni na Peter at Mantis na tulungan si Rocket matapos siyang masugatan ng husto ni Adam habang tinatangka ni Drax na bugbugin ang gintong lalaki. Bago mapatay ni Adam si Drax, ibinaon siya ni Nebula gamit ang isa sa kanyang mga talim. Ang medpack na ginagamit ni Peter kay Rocket ay hindi gumagana, at malapit nang patayin ito siya bago sabihin sa kanila ni Nebula na alisin ito sa kanya. Habang nililigtas ng mga Guardians ang Rocket, nagkakaroon ito ng flashback sa kanyang panahon nang pinag-eksperimento siya ng The High Evolutionary. Siya ay minarkahan ng 89P13 at itinapon sa isang hawla kasama ang tatlong iba pang test subjects na hayop kung saan ang isa ay otter na may mga mechanical na armas, isang walrus na may mga gulong para sa mga binti, at isang kuneho na may iba pang mga mechanical na attachments. Kinakaibigan nila ang takot na si Rocket at pinaramdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nalaman ng Guardians na si Rocket ay may kill switch sa kanyang katawan na maaaring sumabog kung tatangkain nilang magsagawa ng surgery sa kanya, at inakala nilang ipinadala si Adam upang kunin siya. Nalaman ng Nebula na mayroong passkey na maaaring mag-override sa kill switch, ngunit ito ay sa Orgocorp ang kumpanyang nag-eksperimento sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras si Peter sa pangunguna sa mga Guardians minus Kraglin at Cosmo na magtungo doon upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Sa Aret Lab on Counter-Earth, nakipagpulong ang High Evolutionary kina Ayesha at Adam dahil hindi lang sila nagtatrabaho para sa kanya. Ngunit ang High Evolutionary ang may pananagutan sa paglikha ng Sovereign bukod sa iba pang lahi at species sa buong kalawakan. Ipinadala niya si Adam upang kunin si Rocket dahil siya ang pinakamahalagang asset ng High Evolutionary. Nang subukan niyang pahirapan si Adam dahil sa kanyang pagkabigo sa pagkuha ng Rocket, nakiusap si Ayesha sa kanya na huminto dahil tinitingnan niya si Adam bilang kanyang anak. Sinabi ng High Evolutionary sa kanyang aliporis na si Dil na alam niya kung saan patungo ang mga Guardians. Dumating ang mga Guardians sa Orgosco kung saan naroroon ang Orgocorp headquarters. Habang naghahanda sila sa paglusot sa shield, tinatalakay ni na Peter at Mantis kung paano hindi na siya nakabalik sa Earth mula noong kinuha siya ng mga Ravager, at sinabi ni Peter na ang tanging taong makikilala niya ay ang kanyang lolo at hindi niya alam kung buhay pa rin siya. Ilang sandali pa, ang spaceship ng Guardians ay sinakyan ng Ravagers sa pangunguna ni Stakar Ogord. Ang alternate na Gamora ay sumali sa kanila at siya ay lihim na nakikipag-usap kay Nebula. Si Peter ay natigilan nang makita si Gamora. Binibigyan ni Stakar ang mga Guardians ng mga space suit at inutusan silang iwasan ang Orgocentries habang sinusubukan nilang i-access ang mga records ng kumpanya tungkol sa impormasyon sa Rocket. Ang isa pang flashback ay nagpapakita kung paano napakatalino ni Rocket, kaya naman pinanatiling malapit siya ng High Evolutionary. Nasaksihan din niya ang pagbuo ng Counter-Earth kung saan ipinapadala ng High Evolutionary ang kanyang mga natapos na eksperimento. Ipinakita niya kay Rocket ang isang makina kung saan sinubukan niyang isulong ang mga evolutionary stages ng ilang mga hayop, ngunit hindi niya ito naperpekto hanggang sa punto kung saan ang mga ito ay higit pa sa walang kabuluhang mga halimaw na itatapon niya kapag sila ay tiningnan bilang mga failures. Nasorpresa ang High Evolutionary dahil tila na figure out ni Rocket ang problema na kinasasangkutan ng mga protina sa mga organismo na kanilang ginagamit. Ang mga Guardians ay bumaba sa Orgoscope kung saan sinusubukan ni Peter na magkaroon ng heart-to-heart kay Gamora para lang tanggihan siya nito dahil hindi siya ang Gamora na dati niyang kilala at minahal. Itinatago nila ang kanilang mga space suits sa isang lugar bago matagpuan ng Orgocentries na pinamumunuan ni Master Karja. Ngunit ang mga Guardians
ay nagpapanggap na nagtatrabaho doon. Humiwalay si Peter kay Gamora at Nebula habang magkasama sina Drax at Mantis. Nakatagpo ng tatlo ang isang empleyado ng Orgo, si Yura, at pinilit siyang dalhin sila sa kung saan ang mga records. Nang mahanap nila ang file ni Rocket, hinahabol ng mga Orgo sentries ang mga Guardians. Ang kanilang mga space suit ay nahuhulog sa kalawakan dahil itinago nila ito sa maling lugar. Ngunit tinangka nina Drax at Mantis na labanan ang mga gwardiya. Binaril sila ni Karja. Tinamaan sina Drax at Nebula na nagpapahina sa kanila. Kinumbinsi ni Peter si Yura na tulungan sila at hinayaan niya itong ma-access ang kanilang mga system upang patayin ang artificial na gravity upang alisin ang mga Orgo sentries sa kanilang mga buntot at pahintulutan silang bumalik sa kanilang spaceship. Sa isa pang flashback, makikita si Rocket kasama ang kanyang mga animal friends habang nangangarap silang maging malaya. Dito, nakabuo sila ng kanilang mga pangalan. Pinangalanan ng Otter ang kanyang sarili na Layla, pinangalanan ng Walrus ang kanyang sarili na Tiffs, at pinangalanan ng Kuneho ang kanyang sarili na Floor, bago pumili ng sariling pangalan si Rocket pagkatapos makakita ng Rocket na lumilipad sa ibabaw ng Counter-Earth. Pinanood ng mga Guardians ang file ni Rocket at nasaksihan ang mga kakilakilabot na naranasan niya sa ilalim ng High Evolutionary. Ang passkey ay hindi rin matatagpuan sa file, ngunit ito ay nasa mga alaala ng isang aparato sa ulo ni Thiel. Nang sinimulan ni Peter na magtungo upang hanapin si Thiel, nakipagtalo si Gamora laban sa plano hanggang sa sabihin sa kanya ni Nebula na si Rocket ay kanilang pamilya pa rin. Nakipagkita ang mga Orgo sentries kina Ayesha at Adam habang sinasakyan nila ang isang na-capture na Ravager at ang kanyang alagang hayop. Habang sinusubukan ni Ayesha na hilingin kay Adam na tanungin ang Ravager para sa impormasyon sa mga Guardians, tinapos niya ito hanggang mamatay gamit ang kanyang mga kapangyarihan na ikinagalit ni Ayesha. Makalipas ang ilang sandali, narinig niyang nakikipag-ugnayan si Gamora sa Ravager sa pamamagitan ng radyo na nagpapadala ng mga coordinates para masundo siya at hindi na mamalayang ipinaalam kay Ayesha kung saan sila patungo. Ang isa pang flashback ay nagpapakita ng High Evolutionary na baliw na dinadala si Rocket upang masaksihan ang kanyang mga susunod na eksperimento habang kinuha niya ang mga mungkahi ni Rocket tungkol sa mga animal proteins na naperpekto ito upang gawing mas advanced ang kanyang mga nilalang. Kinakausap din ng High Evolutionary si Rocket na para bang siya ay isang nabigong eksperimento na puno ng mga pagkakamali at pagkatapos ay inutusan ang mga perpektong nilalang na sunugin. Nakarating ang Guardians sa Counter-Earth na mayroong maraming suburban neighborhood tulad ng mga dati nang kilala ni Peter na tinitirhan ng mga humanoid na nilalang na hayop. Nang touchdown na sila, gumawa ng masamang impresyon si Drax sa pamamagitan ng paghagis ng bola sa ulo ng isang bata, at sinimulan ng iba pang mga naninirahan ang pagbato sa mga Guardians ng basura hanggang sa maging napakalaki ni Groot upang takutin sila. Pagkatapos tulungan ni Peter ang isang babaeng paniki, dinala niya ito at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang tahanan, kung saan tinulungan nila ang mga Guardians na matunton ang istasyon ng High Evolutionary para mahanap nila si Thiel at hinayaan ng pamilya si Peter na dalhin ang kanilang sasakyan kasama sina Nebula at Groot. Dumating sila at sinamahan ng mga bantay ng High Evolutionary si Peter sa loob. Ang isang huling flashback ay nagpapakita na si Rocket ay nagnakaw ng isang aparato na nakatulong sa kanya na i-unlock ang mga cell niya at ng kanyang kaibigan upang makatakas. Pagkatapos nilang magyakapan ni Leela, binaril ng High Evolutionary si Leela bilang parusa sa tangkang pagtakas. Naghisteryosong humagulgol si Rocket at inatake ang mukha ni High Evolutionary, kinurot at pinunit siya. Nang magpakita ang dalawa sa kanyang mga aliporis, pinatay sila ni Rocket, ngunit binaril din nila si Tiffs at Floor. Si Rocket ay tumakas ng mag-isa, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Sa Counter-Earth, lumipad ang minion na warpig ng High Evolutionary sa spaceship ng Guardians para salakayin si Gamora at Rocket. Natagpuan ni Adam ang warpig habang sinusubukan niyang ipasok si Rocket at pinunit niya ang ulo nito. Nakilala ni Peter ang High Evolutionary at hinarap siya sa kanyang mga aksyon bago niya ipahayag na sisirain niya ang planeta. Ang Counter-Earth ay nagsimulang masira kasama ang mga naninirahan dito. Sinubukan ni Adam na lumipad pabalik kay Ayesha para lamang makita siyang sumabog sa kanyang spaceship.
Nilabanan ni na Peter at Groot ang ilan sa mga aliporis ng High Evolutionary bago tumalon sa bintana kasama si Teal at gumawa si Groot ng mga pakpak upang mapanatili ang kanyang sarili at si Peter habang nilulunod niya si Teal at ninakaw ang kanyang memorya. Ang natitirang mga Guardians ay bumalik sa kanilang spaceship habang ang planeta ay patuloy na sumasabog sa kanilang paligid. Sa kaguluhan, napunta si Mantis, Drax at Nebula sa spaceship ng High Evolutionary habang sina Peter at Groot ay bumalik sa kanilang ship kasama sina Rocket at Gamora. Sinisisi ni Nebula si Drax sa kanilang suliranin habang si Mantis ay sinusubukang ipagtanggol siya kahit alam niyang gumagawa siya ng mga katangahang bagay na nagpapagulo sa kanila. Si Peter, Gamora at Groot ay galit na nagmamadaling gamitin ang passkey para iligtas si Rocket. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang puting kaharian na sinasalubong ni Nalilia, Tiffs at Floor, na tila tinatanggap siya sa kabilang buhay. Mukhang handa na si Rocket na sumama sa kanila hanggang sasabihin sa kanya ni Lilia na may natitira pa siyang layunin sa buhay niya. Nag-share sila ng kiss bago tuluyang nabuhay si Rocket at niyakap ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng mga komunikasyon mula sa Nebula dahil natagpuan ni Drax at Mantis ang isang malaking grupo ng mga nahuli na bata na pinapanatili ng High Evolutionary para sa mga eksperimento. Naririnig nila ang boses ni Rocket sa radyo at tuwang-tuwa silang malaman na buhay ito. Sa kasamaang palad, nakuha sila ng High Evolutionary at ipinaalam sa iba pang mga Guardians. Pinangunahan sila ni Peter na iligtas ang kanilang mga kaibigan at nakipag-ugnayan kay Kraglin para humingi ng tulong. Nagagawang pakalmahin ni Drax ang mga nahuli na bata dahil nagsasalita siya ng kanilang sariling wika. Nagagawa rin niyang patawanin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-arte ng maloko tulad ng ginagawa niya dati sa kanyang sariling anak na babae. Siya, kasama si Mantis at Nebula, ay inilagay sa isang silid na may tatlong abilisks. Ngunit nagawa ni Mantis na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang makuha sila sa kanilang panig at tulungan silang sumakay sa labanan. Tumulong sina Kraglin at Cosmo na ilapit ang Nowhere sa spaceship, ngunit nagsimulang umataki ang mga puwersa ng High Evolutionary. Nakikita ni Kraglin ang isang pangitain ni Yondu na naghihikayat sa kanya na gamitin ang kanyang puso upang ilipad ang araw at gumagana ito nang sinira ni Kraglin ang mga drones ng High Evolutionary habang ginagamit ni Cosmo ang kanyang telekinetic powers upang pigain ang isang aliporis na paparating sa kanila. Ang mga alipores ng High Evolutionary ay nagtangkang mag-alsa, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang pasingawin silang lahat. Muling nagsama ang mga Guardians, sila ay sinamahan ni Adam at Blurp. Magkasama silang sasabak sa hukbo ng High Evolutionary at lubos silang lilipulin. Ginagamit ni Cosmo ang kanyang kapangyarihan upang mailapit ang spaceship sa Nowhere para mailigtas ng mga Guardians ang mga nahuli na bata at madala sila sa kaligtasan. Bago umalis, nakahanap si Rocket ng mga baby raccoons kasama ng iba pang mga hayop at sinimulang subukan at palayain ang mga ito. Nahanap siya ng High Evolutionary at muntik na siyang patayin na nagsasabing siya ay isang nabigong eksperimento hanggang sa ipaalala sa kanya ni Rocket kung sino talaga siya. Ang iba pang mga Guardians pagkatapos ay nagpakita at naghahatid ng isang karapat-dapat na beatdown sa High Evolutionary bago hinila ni Gamora ang kanyang mukha na inihayag ang kakilakilabot na pagpapapangit na iniwan sa kanya ni Rocket. Pinili ni Rocket na huwag patayin ang High Evolutionary, ngunit iniwan nila siyang mamatay habang nagsimulang sumabog ang kanyang barko. Pinalaya ni Rocket ang iba pang mga hayop, ngunit ang mga kapangyarihan ni Cosmo ay bumigay bago makarating si Peter sa Nowhere. Halos mamatay na siya sa kalawakan hanggang saliparin siya ni Adam patungo sa Nowhere para ligtas. Balik sa Nowhere, nagkita ang mga Guardians sa huling pagkakataong magkasama. Nakatakdang ipagpatuloy ni Gamora ang pakikipagtulungan sa Ravagers. Habang may plano si Peter na sa wakas ay bumalik sa Earth. Sinabi ni Mantis na gusto rin niyang umalis ng mag-isa para malaman kung ano ang gusto niyang gawin para sa kanyang sarili. Habang nag-aalok si Drax na sumama sa kanya, sinabi ni Mantis na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa at sinabi ni Nebula na mas angkop si Drax sa pag-aalaga sa mga bata dahil siya ay palaging isang ama at siya ang mamamahala sa Nowhere. Ibinigay ni Peter ang kanyang titulo sa pamumuno kay Rocket para sa susunod na koponan ng Guardians. Bago umalis si Gamora, inamin ni Peter na hindi sila magsasama
ngunit may bakas ng atraksyon at paglalandian sa pagitan nila. Bumalik siya sa Earth at sa wakas ay muling nakasama ang kanyang lolo na si Jason. Pagkatapos maghiwalay ang mga Guardians, binibigyan si Rocket ng Peter's Zune, kung saan tinutugtog niya ang Dog Days Are Over para marinig ng lahat ng Nowhere at mag-